Yes, Leia, ano na ba ang development sa issue nito? Ayan nga, Joanne, hinikayat nga ng Philippine National Police na magsampa na lamang na reklamo ang kaanak ng mga napaslang line operasyon ng PNP caliber zone noong Linggo. Ito'y kung may sapat daw silang basihan na lumabag nga ang mga pulis sa ginawang operasyon. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Ildebrandi Osana, mas mabuting mag-file ng formal complaint ang kaanak kesa magpahayag ng saloobin sa social media. Sinabi pa ni Osana na hanggang ngayon ay wala namang nagsasampa ng reklamo sa PNP laban sa mga pulis na nagsagawa ng operasyon. Ngunit, nagsasagawa naman ng motu proprio investigation ang PNP Internal Affairs Service sa madugong operasyon nga dyan sa Region 4A noong Linggo. Mandato kasi ng IAS na otomatikong investigahan ang mga operasyon ng pulis na mayroong namatay, nasaktan o may paglabag sa human rights. Noong Linggo, 28 search warrant, Joanne, ang isinampa o inihain ng pulis sabay-sabayaan dyan nga sa magkakahiwalay na lugar sa Calabarzon. At dahil dyan, 9 na militante ang naitalang namatay dahil umano sa pandalaban habang 15 pa sa kanila ang naaresto. Dyan naman, Joanne, sa nangyayari ngayon sa Antipolo, sa isang punerarya sa Antipolo, itinanggi ng Rizal PNP na hino-hostage nilang 4 na bangkay. Ayon kay Colonel Joseph Argelies, nais lamang nilang maiayos ang mga bangkay bago i-release at dumating yung mga tulong na ipinangako ng ilang LGU gaya ng LGU Tanay at patungo na nga daw dyan sa area yung mayor ng Tanay na magbibigay ng tulong. Mayroon din daw silang constant coordination sa kaanak ng mga ito at binabulaanan din ng PNP ang sinasabi ng mga militanteng grupo na nais ng kaanak na magkaroon o isa ilalim sa autopsy ulit itong mga bangkay dahil ang sabi nito si Colonel Argelies, walang sinasabing ganon ang pamilya nito mga bangkay dahil sa katunayan daw ay kakakausap lamang nila dito sa pamilya nitong 4 na bangkay at nagkasundo sila, naghintayin din yung mga tulong na ibibigay ng iba pang sangay ng pamahalaan, Joanne. Alright, maraming salamat. Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City.